The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. A man named John was sent from God. He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him. He was not the light, but came to testify to the light. And this is the testimony of John. When the Jews from Jerusalem sent priests and Levites to him to ask him, "Who are you?" He admitted and did not deny it, but admitted, "I am not the Christ." So they asked him, "What are you then? Are you Elijah?" And he said, "I am not." "Are you the prophet?" He said, "No." So they said to him, "Who are you? So we can give an answer to those who sent us. What do you have to say for yourself?" And he said, "I am the voice of one crying out in the desert, 'Make straight the way of the Lord.' As Isaiah the prophet said." Some Pharisees were also sent. They asked him, "Why then do you baptize, if you are not the Christ or Elijah or the prophet?" John answered them, "I baptize with water, but there is one among you whom you do not recognize, the one who is coming after me, whose sandal strap I am not worthy to untie." This happened in Bethany across the Jordan, where John was baptizing. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. In this third Sunday of Advent, we are reminded again that there is no Advent without hope. There is no Advent without hope. Wala kang aantayin kung hindi mo maaasahan yung darating. Mahalaga yung mayroong pag-asa. Alam mong hindi ka bibiguin ng iyong inaantay. Bagamat tayo mga Pilipino, ang hirap antayin. Kasi pag inaantay mo, pag tinatanong mo, "Ano, nasaan ka na? Ha? Nasa EDSA na ako." Ano po? Hindi sabihin ko, "Nasaan kang EDSA?" Di po ba? Ang haba ng EDSA eh. Ha? Oh. "Nasaan kang EDSA? Baka monumento ka pa." Ano po? Mahirap. Tayo mga Pilipino, mahirap tayong kausap minsan. Di po ba? Ano? Ha? "Kain noo tayo. Busog pa ako." Grabe. Ha? Hindi mo sabihin ayoko. Di po ba? Ano? My dear friends, my brothers and sisters, there is no Advent without hope. But if you hope, it brings you peace. Keep that in mind. The second Sunday of Advent is about peace. If there is hope, there is peace. Wag mong sisirain ang iyong kalooban kung meron namang pag-asa na darating ang iyong inaantay. Hindi po ba, no? Dapat nagdudulot ito ng kapayapaan. Peace is not the absence of war. Peace is a disposition that I am holding on something that will bring into fulfillment. Nagbibiruan nga tayo, hindi po ba, no? Kahit gaano kasama ang tao, hindi ka nawawala ng pag-asa. Na ano? Matatapos din yan. Matatapos din yan. Huwag niyong hayaan at huwag niyong bigyan ng kapangyarihan ng sino man na ano, na gawing miserable ang inyong mga buhay. Do not give anyone the power to make you unhappy. Do not give anyone the power to make you unhappy. Hope. Ang magandang balita, lahat ng masama matatapos.
lahat ng problema matatapos. Magsabi kayo, lahat ng problema matatapos. Yan ang magandang balita, hindi po ba? Ano? Pero anong pangit na balita? Lahat din ang maganda matatapos. Yan ang malungkot. Lahat din ang tawanan matatapos. Lahat din ang saya matatapos. Bakit? Nakikiraan lang tayo. At kung ikaw ay nananalig sa Diyos, meron kang kapayapaan sa iyong kalooban, dahil sa huli, alam mo ang Diyos ay magiging tapat. Advent comes with hope. Hope brings peace. And today, peace brings joy. Without peace, there is no joy. Do not forget that. Without peace, there is no joy. Happiness is a choice, joy is a gift. But you have to understand, without peace, there is no joy. Joy is not dependent on the person. Joy is dependent on the giver. And you receive joy by what? By thinking of what is right and do what is just. Think of what is right and do what is just. You will never find joy for being unjust. Do not forget that. You will never find joy by being unjust. You will never find joy by not thinking of what is right. Mahalagang ang iyong pag-iisip, tinatanong mo, ano ba ang tama? Ano ba ang tama? Hindi natin tinatanong sino ang tama. Kasi pagkamisan, pag magaling magpaliwanag, yung mali parang nagiging tama. Napapansin niyo po ba yun? Pag magaling magpaliwanag, yung mali nagiging tama. Kaya ang tanong, hindi sino ang tama. Ang tanong ay, ano ang tama? At dahil alam mo kung ano ang tama, maging makatarungan. Joy comes with people who think what is right and do what is just. Second, that they live and pray unceasingly. Hindi yung simba lang ng simba. Hindi lang yung lubina ng lubina. Hindi lang yung rosaryo ng rosaryo. When they pray, they listen to God. They listen to God. Why do they listen? So that they will know and be able to do the will of God. Kaya nga, tinatanong si St. John of Arc, bakit sa iyo nagsasalita ang Diyos? Sa amin, hindi. Anong sagot niya? Nagsasalita ang Diyos sa lahat, pero hindi lahat nakikinig. Maraming beses ko po yung sinasabi, the Latin word of listen, to listen, is audire. And the same word, audire, audio, audire, is the same word to obey. It means, you can never obey if you fail to listen. You can never obey if you fail to listen. Ang problema natin sa ating paaralan, tinuturuan mong mag-recite. Hindi po ba, ano? Tinuturuan mong magbasa, read, recite. Ha? Tinuturuan mong mag-compute. Pero napansin nyo ba, sa klase natin, hindi tayo tinuturuan makinig. Napansin nyo po ba yun? Hindi tayo tinuturuan makinig. Puro read, write, and compute. Di po ba, ano? Pero hindi tayo. Mga minamahal na mga kapatid, kahit sa bahay, hindi tayo nakikinig. Hindi tayo nakikinig. Di po ba? Paano tayo uunlad? Paano natin magagawa ang kautusan kung hindi tayo nakikinig? Think of what is right, do what is just. Second, pray that you may listen. Pray that you may listen. At ano yung iba? Well,
You can never be a person who receive joy if you do not know how to rejoice. You don't know how to rejoice. How do you rejoice? You keep the Spirit within you. You keep the Spirit within you. Palagi ko yung sinasabi. Ano po? Huwag mong sisirain ang araw dahil umulan. May mga taong pag umulan, sira ang araw. Di ba? Bakit? May magagawa ba kayo? Pag umulan? Di ba? Wala kayong magagawa. You can never stop the rain from falling, but you can always bring an umbrella. Di po ba? Wala kang dalang umbrella kasi tamad ka. Di po ba? No? Alam mo namang uulan. Ayoko magdala ng payong, pero makulimlim. Lord, huwag mo nang paulanin. Ano ka? Di ba? Parang ikaw makapangyarihan, di po ba? Ano? Na lahat ng mga ano, magsasaka, Lord, paulanin mo na. Oh. Di ba? Palakasan ng dasal yan eh. Di po ba? Sana gabi ka o dahong ka ng gabi, di po ba? Hindi ka nababasa, ano ko? O kaya pato. Ano, kahit anong gawin sa'yo ng tubig, di ka nababasa. Di ba? Pato ka nga lang. Di po ba? Ano? Ang kamay mo dikit-dikit, di po ba? Ano? My dear friends, my brothers and sisters, you cannot prevent the rain from falling, but you can learn to dance under the rain. Keep that in mind. You cannot prevent the rain from falling, but you can always dance under the rain. Sa probinsya, pag umulan, ay, masaya yan. Kasi paliguan eh, hindi po ba, ano? Paliguan, takbuhan niya sa ilalim ng ulan. Di po ba? Ha? Mga minamahal na mga kapatid, nung minsan, nagpunta kami sa Abu Dhabi, biglang umulan. Ang mga tao naglalakad sa ulanan. Sabi ko ba, hindi sila natatakot ah. Ay sabi nung nagdadrive para sa amin, ay alam mo naman Father, hindi umulan dito. Ay di nagpapakabasa ang tao. Di po ba? No? Ang problema, dahil wala silang drainage, binabaha sila. Di po ba? Ay kanya-kanya yun. Kanya-kanya yun. You cannot prevent the rain from falling. It's either you bring an umbrella or you dance under the rain. But do not complain. As the saying goes, you cannot control the wind where it blows, but you can always adjust your sail. What I'm trying to say, it is always in the attitude. It is always in the attitude. Di po ba? Sabi nga, bakit kaya ang ulam namin itlog lang palagi? Di ba no? Itlog lang palagi. Kayo, anong ulam nyo? Kahapon nilaga. Kanina ano, prito. Di ba? Bukas sunny side up. Anong nilagang ano? Itlog. Di ba? Itlog ang nakikita mo eh. Pwede mo namang tingnan kung paano iluluto. Di po ba? Ano? Nasa tumitingin yan. Nasa tumitingin yan. Minsan naimbitahan ako ng mga madre mag-breakfast sa kanila. Excited ako kasi alam ko masarap magluto mga madre. Baka nakikinig ah. Hi, sister. Inimbitahan ako. Nag-breakfast kami. Nako, ang ulam namin. Ketchup na may itlog. Ketchup na may itlog. Anong ketchup na may itlog? Mas marami yung ketchup kaysa sa itlog. Ngayon. Di ba? Ay, ganun talaga eh. Di ba? Hahanapin mo pa yung itlog sa ketchup. Kanya-kanya yan. Ikalulungkot mo ba yan? Hindi. Hindi. Maraming bata na tinuruan nyo ang breakfast, hotdog lang. Ha? Mga magulang, hindi lang hotdog ang ulam. Di ba? Feeling ng mga bata, pag walang hotdog, walang ulam. Can you imagine? Meron ng sinangag, meron ng itlog, meron ng danggit, meron ng corned beef,
magsabi kayo. Pero pagkain ng bata, Ma, bakit wala tayong ulam? Bakit? Walang hotdog? Grabe. Kawawa naman ang batang ito. Hindi po ba, anak? Yung iba nga, naghahanap pa ng ulam sa rep, di ba? Alam niya, Ma, anong ulam natin? Tingnan mo sa rep. Sabi ng bata, wala naman tayong rep, ah. Ay, di wala tayong ulam. Hindi po ba? My dear friends, my brothers and sisters, happiness is a choice, joy is a gift. You only need to look into yourselves of your own blessedness. Of your own blessedness. Again, there is no advent without hope. There is no peace without hope. And there is no joy without peace. Think of what is right. Do what is just. Pray unceasingly that you may listen. Listen that you may do the will of God. And keep the joy in your hearts. Amen. Going back to what I've said, my dear friends, my brothers and sisters, there is no advent without hope. And with hope, there is peace. With peace, there is joy. Ano po? Mahalaga yun. Ano po? Happiness is a choice. Joy is a gift. Joy is a gift. Think of what is right and do what is just. Do not forget to pray. Keep the spirit. Meron pong isang misis na nag-text, sabi niya, malungkot na malungkot ako, Father. Silver wedding anniversary namin ngayong mag-asawa, pero hindi ako binabati na aking mister. Ano po? Malungkot na malungkot. Nung una po, pag nagmimisa ako, pag wala sumasagot sa misa, malungkot din ako. Pero natuto na ako maging masaya. Pag wala sumasagot, ako na lang. Di ba? No? Sumainyo, Panginoon, sumaakin din, di ba? Why? Oh, kung ayaw kang batiin ang asawa mo, ay di kantahan mo ang sarili mo, happy anniversary, di ba? Tapos tingnan mo siya, happy anniversary, di ba? No? Di ba? Ganun talaga ang buhay. Do not give the power to anyone to make your life miserable. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.